Ang sabi ng iba, hindi mo naman daw kailangan yung edukasyon para guminhawa yung buhay mo o yumaman ka. Mapapanood natin ngayon doon sa mga social media na maraming mga tao na nagsasabi na lahat ng mga ginagawa nila ay kaya nilang gawin kahit walang education at yayaman sila at yayaman ka din kahit wala kang edukasyon. So ang tanong, mahalaga pa ba ang edukasyon ngayon? Pag-usapan natin. Magandang araw mga OFW, ako po si Tots, The Accidental OFW at tayo rin pa rin ng channel natin na magbigay ng mga business, financial at entrepreneurial tips at mga travel tips and advice na hindi mo natin ibibigay sa ngayon sa ating mga OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. So, nakikita natin yung mga ads ngayon na sasabihin nila na nag-aaral sila tapos nag-drop out sila sa college para sundin yung passion nila. Tinigil nila yung pag-edukasyon o pag-aaral para i-pursue kung ano yung gusto nila at yumaman sila dito. At hindi naman natin maikakaila na merong mga tao na talagang yumaman at talagang ginamit nila yung mga bagong technology at hindi nila kinakailangan yung diploma or yung certification or degree or bachelor's degree nila doon sa mga bagay na yun. Pero ibig sabihin ba nito ay lahat na lang ng tao o lahat ng makakapanood nung ads na yun or yung video na yun ay kailangang wag nang mag-aral at mag-drop na lang at pabayaan na lang na yung experience yung magturo sa kanila para dumiskarte sa totoong buhay. Kaya itong video na ito ginawa natin para isa-isahin kung bakit nga ba kailangan pa rin natin yung edukasyon kahit na sinasabi nila na hindi naman ito mahalaga kung gusto nating yumaman. So kung ikaw sa tingin mo ay oo o hindi yung sagot sa tanong natin ngayon kung mahalaga pa ba yung edukasyon sa pang-araw-araw na buhay sa ngayon, i-comment mo na lang down below. At syempre, i-like mo din yung video na to, mag-subscribe tayo sa ating channel at i-share natin yung video ito sa ating mga kaibigan or kakilala para alam nila kung meron tayong bagong video at mga information na kagaya nito para sa kanila. So mag-umpisa na tayo. Bakit ba mahalaga yung edukasyon at ano ba yung mga matututunan natin kung tayo ay nandoon talaga sa formal education? Unang-una, yung mga lessons doon na ipine-prepare ng curriculum at syempre yung mga libro, yung mga knowledge doon sa libro na makukuha natin. Oo, alam ko na magtatanong kayo, bakit may mga information na hindi naman natin magagamit sa totoong buhay na tinuturo pa rin ngayon sa mga eskwelahan? At gayon din, may mga libro na hindi naman talaga ginagamit. At ako po ay personal magsasabi sa inyo na oo, naniniwala ako at may katotohanan yung sinasabi natin na may mga pinag-aaralan na hindi naman talaga kinakailangan at may mga bagay na kailangang ituro doon sa mga estudyante na hindi naman itinuturo. Yung pag-iipon, yung pagbabudget, yung pagbabayad ng buwis, yung pagsisimula ng negosyo, hindi natin napag-aaralan ito doon sa mga formative years. Elementary, high school, kailangan kumuha ka pa talaga ng course para pag-aralan ito. Pero hindi lahat ng tao ay nakakatapos ng high school, hindi lahat ng tao ay nakakatungtong sa kolehiyo. So kung hindi na ituro ito, papaanong gagawin ng mga tao? Punta tayo doon sa mga libro. May mga libro akong nababasa ngayon at kinukumpara ko yung libro ngayon doon sa libro nung bata pa ako at nakikita ko na yung iba kulang sa impormasyon, yung iba kulang sa kalidad na meron pang wrong spelling, meron pang wrong information na nandoon sa libro. Pero iniisip ko na pinag-isipan ng husto nung mga education body natin kung ano yung mga impormasyon na kailangan malaman nung mga bata at that age at saka yung mga kasama nila within the same classroom at ano-ano yung mga dapat ituro sa kanila. At iyon yung mahalaga doon sa edukasyon kasi sinasabi dito na halimbawa pag grade 1 ka, ito yung dapat na ituturo sa'yo. Kung hindi mo kaya, kailangan responsibilidad ng teacher or ng magulang na magbigay sa iyo ng ibang information para hindi ka mahuli doon sa curriculum.
Kung sa tingin mo ay madali, pwede ka nilang i-advance, pwede ka nilang gawing honors, etc., etc. So, pinag-aralan nila ito at dapat maintindihan natin iyon na hindi natin pinupush yung information kung hindi naman talaga kaya ng ordinaryong mag-aaral. Yung pangalawa, kaya tayo nasa eskwelahan, syempre, nandoon yung mga teachers natin. Opo, yung mga teachers natin, sila yung mga pinili at sila yung mga nag-aral para turuan yung mga bata at maging pangalawang magulang ng mga bata sa labas ng bahay. At iyon yung kahalagahan sa kanila kasi tinuturo, academic, at tinuturo yung mga nangyayari sa labas ng bahay na kailangang matutunan ng mga bata. Alam ko na meron kayong mga teacher na makita nyo pa lang, sira na yung araw nyo. May mga teacher na nakita nyo pa lang, naiihi na kayo sa takot dahil terror. Pero aminin natin na meron isa o dalawang teacher na natatandaan natin na naka-apekto sa buhay natin at natatandaan pa rin natin yung mga lessons na yun hanggang ngayon. Ako po, yung nursery teacher ko ay si Mrs. Espiritu at yung kindergarten teacher ko ay si Mrs. Calderon. Sila po yung nagturo sa akin yung alphabet. Tapos, sila yung nagturo sa akin ng mga colors. Sila yung nagturo sa akin kung paano magsalita sa harap ng maraming tao at napakarami pang iba. Si Mrs. Calderon, siya yung unang nagpakita sa akin kung ano yung itsura ng rainbow at tinuruan niya ako paano magkulay ng rainbow. Kaya after that, puro rainbow na lang yung ginagawa ko doon sa notebook ko. Nung high school po ako, yung teacher ng tatay ko sa Filipino ay naging teacher ko din sa Filipino at paborito siya ng tatay ko, paborito ko din siya at yung mga lessons na naibigay niya ay nakapag-inspire sa akin. Yung ibang mga kaklase ko kaya sila naging teacher ay dahil na-inspire sa kanya. Ako, araw-araw hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung mga binibigay niyang mga payo at saka yung mga magagandang mga Kristiyanong pananaw, mga bagay na dapat sundin sa pang-araw-araw at nadisiplina na kami na yun yung pangatlong item doon kaya tayo kailangan mag-aral. So, yung pangatlo ay yung disiplina na itinitimo o inilalagay doon sa mga bata, doon sa utak ng mga bata kung nasa formal education sila. Ngayon, yung high school namin, personal kwento po ito. Noong panahon na yun, uso yung assignment. Hindi po pwede na hindi kami uuwi nang wala kami assignment. Pag Sabado o Linggo, meron kami assignment at kailangan gawin namin yun. Ako po, nung high school ako, ay nagtatrabaho ko pagkatapos ng klase sa karinderya ng nanay ko. At dahil doon, hindi ko agad po pwedeng magawa yung assignment ko. So, sa alas 8 ng gabi, meron akong 2 oras hanggang alas 10 para gawin lahat ng mga assignment ko. Dahil pag alas 10, kailangan patayin na namin yung ilaw dahil kailangan magtipid kami dahil wala naman kaming pera at baka tumaas yung pambayad namin doon sa kuryente. So, 2 oras para sa ilang assignment. Minsan 6 yung assignment. Minsan iba-iba yung assignment. Minsan kailangan mo isulat. Minsan kailangan mo i-memorize. Minsan kailangan mo kulayan. Minsan kailangan gumawa ka ng drawing, etc. Kailangan pagkasyahin mo yun. At dahil doon, natututo ka pa paano mag-prioritize. Kailangan mong tipirin yung oras mo para lahat ng mga assignment mo ay magawa mo. At nung mga panahon na yun, syempre wala tayong pakialam dahil kailangan lang natin gawin yung assignment. Ginagawa ko, pag hindi ko natapos, gigising ako ng maaga para pumasok ng maaga at gawin yung iba pang assignment na hindi ko nagawa. Kaya yung disiplina na yun, kailangan pagkaumpisa ng klase, may assignment akong ipapakita. At kahit napuyat na puyat ako, kailangan paghirapan ko ito dahil ako rin yung mapapahiya kung wala akong assignment at ako rin yung mapapagalitan kung wala akong assignment. Yung mga ganitong mga disiplina ay hindi itinuturo sa labas kasi kung wala ka namang assignment, hindi wala kang gagawin, wala kang time para mag-manage ng oras mo, at wala kang time para mag-prioritize. Kaya yung mga bagay na yun, natutunan ko at ngayon, dahil lahat ng trabaho ko ay process-oriented, ay nai-apply ko kahit sa totoong buhay. Yung pang-apat,
is yung pag-uumpisa ng pagkakaroon ng kaibigan, pagkakaroon ng grupo, pagkakaroon ng barkada, pagkakaroon ng kabatchmate, at pagkakaroon ng maliit na community kayong magkakabatch. So ito, sa eskwelahan, unang makikilala syempre yung mga kaibigan mo, meron kang best friend, meron kang mga tao na papasulatin mo doon sa autograph mo, di ba? Kung kayo ay member na isang basketball team, kayo-kayo yung mga magiging magkabarkada, kayo-kayo yung lalabas pagkadating ng Sabado at Linggo, kayo-kayo yung magiinuman, sila-sila din yung magiging ninong at ninang, yung mga kaibigan nila ng mga magiging anak mo, or vice versa, kayo-kayo yung sasama, sama-sama na magpupunta sa reunion. Pero bukod doon, syempre kung meron kang kabatch, meron kang connection sa community nyo. At kung halimbawa ma-impluensya yung mga tao na yun doon sa community mo, at kung kakilala ka niya, ay syempre mabibigyan ka niya ng magandang opportunity, mabibigyan ka niya ng tulong, kung anuman yung tulong mo, maituturo niya kung ano yung magagandang properties na pwede, kung halimbawa merong kahinahanap, or yung mga tao na magandang magservisyo kung halimbawa merong kahinahanap, at kung ano-ano pa. So, kung ikaw ay wala sa school, kulang ka ng mga connection na yun. Syempre, mayroon kang makikilala na mga tao, halimbawa sa labas, na makikilala mo dahil halimbawa binibentahan mo, or halimbawa dinidiscardian mo, etc. Pero yung relationship nyo ay ganun. Hindi siya yung magbibuild ng relationship na para maging solid, or kayo-kayo yung magpoprotektahan sa mga sarili nyo. Hindi ganun. Kaya yung eskwelahan, isa siyang magandang venue para magka-buklod-buklod at para magkaroon ka ng magandang koneksyon doon sa pamayanan kung saan ka nakatira. At panghuli, kung ikaw ay nag-aaral, ay magkakaroon ka ng diploma. Ang sinasabi nila, ang diploma, papel lang, hindi yan mahalaga, etc. Pero, kung papel lang siya, kung hindi siya mahalaga, bakit sineselebrate siya? Bakit kailangan magkaroon ng celebration na commencement exercises, graduation, moving up, graduation appreciation, etc.? Kung hindi siya mahalaga, bakit kailangan yung mga tao nagpe-prepare para dito? So ako personally, nung maliit ako, naaalala ko na bago mag-graduation, dinala ako ng nanay ko sa palengke at pinangakoan niya ako na bibilhan niya ako ng halo-halo at saka goto doon sa isang bayan sa amin. So yun lang, masaya na ako doon, pero binilhan niya ako ng bagong uniform para daw sa graduation. Iniisip ko, isang beses ko lang naman itong susuot, pagkatapos wala na naman. So, ipapamigay ko na lang sa mga pinsan ko, etc. Pero ngayon ko naisip na pinapahalagahan ng mga magulang natin yung mga pagkakataon na nakakatapos tayo. Dahil nakakatapos tayo doon sa 6 years bilang elementary, tapos 4 years doon sa high school, yung mga panahon namin, or yung K-12, kung iba pa pang mga taon na tinapos mo at nabuno mo at natapos mo yun, napaghirapan mo yun, at dapat yung i-celebrate. Ngayon, hindi lang yung diploma is pagtatapos. Parang pangako mo rin yan sa sarili mo, sa magulang mo, at sa buong community na kung ito ngang elementary or high school or college na pagtagumpayan ko, na pag sumikapan ko, etc. So, how much more kung buhay yung pupuntahan ko, which is yun naman talaga pagkatapos mo mag-graduate sa college, unless magpa-postgraduate studies ka, diretso ka na sa totoong buhay at doon panibagong pagbubununan naman, etc. So, meron kang pangako, at pag meron kang pangako, meron kang inspirasyon. At kung meron kang inspirasyon, meron kang bagay na pagsusumikapan sa buhay mo. Kung wala ka sa eskwelahan, magkakaroon ka ng diploma. Oo, magkakaroon ka ng diploma online. Pero pag nakuha mo yun, parang nagsubmit ka ng assessment, tapos na. Papakita mo sa iba, online diploma, okay. Pero hindi siya kagaya nung ibinibigay sa'yo na papel lang naman na merong ribbon or yung medal na natanggap mo, etc. Iba. Dahil yung diploma at yung medalya na makukuha mo sa graduation, yun yung summary ng experience mo
at lahat-lahat ng pinag-usapan natin doon sa edukasyon na kinuha mo at napagtapusan mo. Sana po ay may natutunan tayo sa video natin at kung meron po tayong tips, questions, or experience, pakishare na lang po sa dexofw@gmail.com. Ilike din po natin yung video na to, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon dito sa subscribe button, sa tabi po ng subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. At ganyan din, bisitahin natin yung ibang mga social media account natin para magkaroon pa tayo ng mga bits of information na kagaya po nito. Muli, marami po salamat. Ako po si Tots, the accidental OFW, mga ka-OFW, mga kaibigan. Hindi po lahat pinapalad na magkaroon ng pagkakataong makapunta sa edukasyon or makakuha ng edukasyon. Hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapagtapos mula elementary hanggang college. Yung iba, hindi pa nakakatapos ng high school. Kailangan na nilang iwanan yung pag-aaral nila dahil kailangan na nilang harapin yung buhay para makatulong sa pamilya nila. Kung tayo po ay merong pagkakataon at wala namang pumipigil sa atin para tapusin yung edukasyon natin, pagbigyan po natin yung mga magulang natin or kung sino man yung tumutustos sa atin doon sa pag-aaral. Kung meron po tayong mga anak or mga kamag-anak na sasabihin na ayoko na lang mag-aral kasi hindi ko naman maigagamit ito sa totoong buhay. Paalala po natin sa kanila yung mga impormasyon po sa buhay sa video po na ito dahil gagamitin po nila yung mga impormasyon at yung mga experience na nakuha nila sa education sa totoong buhay. Yun lamang po at magandang buhay mga ka-OFW and see you on the next video.